Top 10 New Year's Resolution na sobrang hirap talagang gawin or ipatupad. Kaya ang pinaka-question dito is, ano nga ba ang New Year's Resolution mo? Kaya the first one is, ito yung pinaka-in-demand, yung magpapayat. Yung, dapat mag-diet na ako para in shape ako. Yun yung ganon. Pero medyo mahirap talagang gawin is because you need to have consistency. Dapat meron kang discipline. So, yun ang nagiging problema. Kapag nakakakita tayo ng new restaurant, uy, punta tayo dun. New cafe, punta tayo dun. Yung mga ganon. So, kakain. So, kain ng kain ng kain. Tapos yung minsan, parang natamad na tayo mag-exercise. Kaya, bukas na lang. Mga ganon. So, mahirap talagang magpapayat. The second is, hindi na iinom. O, di ba? So, parang it's better na tikim-tikim na lang kaysa uminom. Pero, syempre, kapag may, ano yan, mga servings na, alam niyo na, yung gusto mong inumin, ay yung tinikman mo hanggang yung one rounds, nagiging ilang rounds na talaga. Or, isang bucket nga, tapos nagiging isang buckets pala. O, di ba? So, ganon. Hindi na iinom, pero, ang daming beses tumikim. Ayun. Okay. Yung number 3 naman is, ito yung umiwas ng mangutang. Siyempre, sino ba naman ang ayaw umutang, di ba? Kapag umutang ka kasi, parang feeling mo, magkakaroon ka na ng temporary relief sa mga bayarin mo, sa bills. Tapos yung tuition fee mo, tuition fee ng anak mo, o kaya yung mga everyday na pangangailangan mo talaga, such as sa school projects, or kapag working ka, alam mo yun, daily transport, yung food allowance, yung mga ganon. So, hindi talaga natin maiwasan na mangutang. It's because kapag may mga emergency, alam mo yun, kailangan mo na talagang kumuha ng capital or certain amount para mabayaran itong investment or else may mangyayari. Yung mga ganun. So, ayun, mahirap talagang umiwas na umutang. Okay, ang pang-fourth naman is, makikipagbati na ako sa mga nakaaway ko. O di ba? Or i-ignore mo na lang kasi nga, syempre, gusto mo mag-move on ka. However, habang iniisip mo pa lang yung pagmumuka ng friend mo na gusto mong dapat magbati na kayo, parang kumukulo ulit yung dugo mo. So, parang nag-flashback yung memories yung ginawa niyang masasakit laban sa'yo, yung mga alaala na sobrang pait. So, parang, ay wait, teka. Baka pa ganun ka. So, mahirap talagang magpatawad. Kasi nga, masakit yung mga memories na naibigay ng taong yon. Kaya, it is also challenging na to make peace. So, ang pang-fifth naman natin is ito, yung magtitipid na ako. So, syempre, New Year ngayon, ang dami nating nagastos nung Christmas, nung New Year, tsaka nung holiday, wherein ang daming mga sale, ang daming mga newly opened cafes, ang daming mga newly opened bars na in-explore mo. So, alam mo yun, matetempt ka talaga ng papagastos. Tapos, kapag yung phone mo is andyan yung Lazada, yung TikTok shop, tapos yung Shopee, syempre, mapapabrowse ka kung ano nga ba ang bago. Tapos, matetempt ka, parang add to cart ka ng add to cart, yung mga ganon. So, yes, ito yung isa din sa pinakamahirap na ipatupad, yung magtipid. O, di ba? Kasi nga, syempre, laging may temptation. Okay, yung number 6 naman is mag-travel. And yes, isa rin ako sa mga gusto kong mag-travel din kasi nga gusto mong mawala yung stress, gusto mong to have a temporary escape from the stressful reality. However, may mga challenges kaya hindi ka nakakapag-travel such as short ka sa budget. Syempre naman, di ba? Kailangan mo talaga ng budget kapag mag-travel ka. And then, ang pangalawa is yung work schedule mo. So, kapag biglang hindi, alam mo yun, hindi fixed yung schedule mo, nagkakaroon ka talaga ng challenge kung paano iset mo yung proper location, yung proper na date tsaka time ng inyong pagpunta sa ibang place, o di ba? Yung mga ganon. Kaya mahirap talagang mag-set ng time and date para mag-travel. Ayan. So ang number 7 naman is yung mag-invest ng
pera. So, yes, ang isa sa mga New Year's resolution ng ilan is para mapadoble yung ating income or magkaroon pa ng additional source of income para naman magkaroon tayo ng mas maraming savings, di ba? Ito yung magpapatayo ng business. So, mag-e-enroll ulit tayo ng ibang work or magsa-sideline tayo. However, kapag nag-i-invest ka ng pera, ang nagiging challenge sa'yo is yung time. So, magkakaroon ka ng additional time para, alam mo yun, hahatiin mo yung sarili mo sa work, tapos sa business, and then mag-e-effort ka, and then mag-i-invest ka pa ng money. So, dapat talaga kailangan mo ng capital. And yung iba, hindi nila ito nasusustain because of hindi masyadong nakafocus or nakakonsentrate sa mga business nila. So, ayun, mahirap mag-invest ng pera. Ito yung number 8 naman is iiwas ka sa mga bad influence na friends. Ito yung mga friends mong mahilig uminom. Ito yung friends mong mahilig kumain. Ito yung friends mong lakwatsera. Yung mga ganon. Or ito yung mga friends mo na lagi talaga sa mga gimikan. However, syempre kahit na nilalayuan mo sila, kapag nagte-text sila, biglang, may excite ka, tapos magiki-join ka kung ano man yung mga ganap nyo or rampa nyo. So, syempre, mahirap talagang iwasan or ipatupad yung ganitong mga New Year's resolution, which is umiwas sa mga friend. Kasi, syempre, mag-aaway kayo kapag nalaman nilang iniiwasan mo sila. O, di ba? Okay. Number 9. So, eto. Kakalimutan ko na siya. So, eto ay para sa mga pusong sawi. So, ito yung mga tao na nagmahal, pero nasaktan, ginamit lang, pinaasa, pero iniwan. Or, alam mo yun, nagkaroon din ng false signals. So, parang nag-assume talaga, and parang sabi mo sa sarili mo na, ayoko na talagang maging attached sa person na ito. Tapos, biglang nag-text siya sa'yo, or biglang chat na nangungusta lang. Ayun, tapos biglang bumalik na naman yung feelings mo. O, di ba? Kaya ang hirap talaga mag-move on kapag nagkaroon ka na ng attachment sa isang tao kahit na pinipilit mo yung sarili mo na kalimutan siya. So, ito ang isa din sa mga nakaka-challenge na New Year's resolution. Okay. And ang pang-10 is common ito sa mga nag-work and sa mga nasa school. Hindi na ako malilate. So, for me naman, kapag ang schedule ko is 7 to 3, gustong-gusto ko yung schedule na yon. However, ang challenge doon is dapat talaga magising ka ng as early as 4:45. And on 4:45 a.m. or 4:45 a.m. para maligo, para i-prepare mo na yung kakainin mo, yung uniform mo, para at least pag sa 6 o'clock, lalabas ka na ng bahay bago ka mag-work at 7 a.m. So, ganun yung routine ko kapag 7 to 3 ako. So, mahirap siya kasi dito sa amin, malamig and ang sarap matulog. O, di ba? Masarap matulog dito sa amin sa Benguet, sa Baguio. Kaya, sobrang challenging talaga na gumising ng maaga. So, ayun nga, ito na yung mga top 10 New Year's resolution na mahirap talagang ipatupad. Kaya, para sa akin, one of the best way is to set limits sa mga behavior mo. Dapat disiplinado ka kung paano mo i-manage yung time mo. And setting limits sa mga temptation will enable you to control kung ano man yung mga dapat unnecessary na activities na gagawin mo. Ayan. So that's it guys. I hope nakarelate kayo dito sa top 10 New Year's resolution na sobrang hirap talaga ipatupad or gawin. So yes, thank you guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. Kaya ang gusto ko lang sabihin sa inyo is sana yumaman tayo ngayong year. Or sana longer life and sana stress-free. Okay? So, thank you very much. Happy New Year and happy birthday din to me. So, mwah!